Good morning, mga apply. Ngayon, dito tayo sa Inari Center. Mayroon po tayo kahati na second convention training sa UNO. So, we would like to request everyone to please all rise for the invocation. Sa UNO ang karamihan ng mga ordinaryong tao katulad natin o katulad ko, ano ang dahilan bakit hindi pwedeng mangyari sa atin ang nangyari sa kanila. Lagi nating tatandaan, walang uwang sa mundo ng tagumpay ang taong tamad. Never be afraid to explore new things. Never be afraid to start something new. Never be afraid to learn that would take you to greater heights. Or in short, huwag matakot sumubok ng mga bagong bagay. Reinvention and not stagnation. Consistency and not complacency. Excellence and not mediocrity. Action and not drama. Again, sa Tagalog, huwag daw tayo puro drama sa buhay. Aksyon at trabaho araw-araw ang kailangan natin. Lagi natin isa-isip at isa-puso na kung walang babaguhin sa ginagawa mo araw-araw, ay walang mababago sa resulta na gusto mo sa UNO. Sino ba sa inyo ang gustong yumaman? Pero sino ang willing magbago para yumaman? Diyan nagkakaiba. Marami sana ang successful at magaling sa UNO, kaya lang karamihan ay mainipin. Many people fail in life not by lack of ability, but by lack of patience. Next slide, please. Yan. Magandang example, sino? Former security guard, now multi-millionaire, di ba? Ray Potestat. Inabot ng 3 o 4 na taon bago lumaki ang grupo, bago sumabog ang grupo, samantalang dati nakikitulog lang sa bahay ng may bahay, samantalang ngayon may sariling mansyon worth more than 20 million pesos. Hindi huminto, nagpatuloy ng nagpatuloy. Magandang example ng patience. Tama? Exploring new things. Sino magandang example natin dyan? Ang nagsalita kanina, Raymond Lumabat. Ilang years na niyang ginagawa ang UNO. Kumikita siya, pero hindi ganong kalakihan ang kinikita niya. Hindi huminto, hindi bumitaw, but instead, nag-explore ng mga bagay at paraan kung paano mapapasapog ang grupo niya. Nakagawa ng formulation, ngayon, 4x4 system, ngayon, million-million, buwan-buwan, sapong ang grupo. Nag-explore. Diba? Isa rin dyan, of course, si Nico, Elba, diba? Nag-explore sila kung paano palalakasin ang grupo through the multiple accounts, gumawa ng sistema. Diba? At kanina, narinig natin mismo kay Renel, Austria. Ang layo ng kurso sa computer,
walang kinalaman sa computer. Pero ngayon, napakalakas bumenta, napakalaki na kinikita, lahat ng mga travel incentives, walang nakakalusot. Lahat nakukuha niya. Kaya nga dahil dyan, napag-isipan namin kanina na lahat ng travel incentive na kukuha niya, gagawin na natin Hall of Famer ngayong si Renel. Kaya sa susunod, hindi na siya mag-qualify sa travel incentive. Biro na ko yun. So, yun yung mga magagandang example na nag-explore sila ng mga bagong paraan. Diba? Napakarami nating mga kaunor dito na medyo matagal na. Diba? Sana maging magandang ehemplo sila. Yung natutunan natin ngayong araw na to, i-apply natin. Action ang kailangan. Next slide, please. Sabi nga, the expert in anything was once a beginner. Si Renel, beginner dati, ngayon expert, pinag-aralan. Tama? Si Raymond Lumabat, ganun din. Si Nico, ganun din. Sa uno, bago ka manalo, sabi nga, matatalo ka muna. Bago ka tanggapin ng mga tao, ay tatanggihan ka muna. Lahat ng yan ay normal at parte ng proseso lamang. Next slide, sabi nga, losers quit when they fail, winners fail until they succeed. Kasi nga, walang tamis ang tagumpay kung walang pait ng pagkabigo. Huwag kang matakot, sumubok, at kung nadapa ka ng 7 beses, tumayo ka sa 10. Lagi niyong tatandaan na mahirap ang maging empleyado at nakita na natin yan sa ating mga magulang o sa ating mga kapatid o tayo mismo. At lalong mahirap ang kumita ng malaki katulad ng kinikita ng lahat ng mga matatagumpay na sa uno ngayon kumpara kung nasa traditional business ka. At totoo naman din na talagang mahirap din gawin ang negosyo natin sa uno. Pero laging tatandaan na sa lahat ng mahirap na yan, ang uno ang pinakamadali sa lahat. Sabi nga ng kanta ni Butch at saka ni Rapido, the best ang uno. Bukas ay bagong umaga na naman. Bukas ay simula na naman ang bagong paglalakbay para sa pagbabagong tagumpay. Bagong simula at bagong pag-asa at sa lahat ng mga kaalaman na ating nakuha sa araw na ito, naway huwag nating sayangin pagkus ay ating gamitin para sa tagumpay, para sa ating pamilya, pangarap at magandang buhay. And before I end my speech, gusto ko muna ipakilala at ipagbalaki ang mga patuloy na nagtatagumpay sa numero unong negosyo ng bayan. Ladies and gentlemen, here are our unofficial top earners from Uno Premier and Uno Local. Our final cut-off will be until end of March 20. So, ibig sabihin, simula nung February 1 hanggang March 20, dyan papasok lahat ang official for our upcoming anniversary event. Nakakagulat dahil ang kanina ang mga nagsalita katulad ni Raymond Lumabat ay unofficial top 4 earner natin ngayon. And ang kanyang downline si Lance
nasa top 3 earner and official ata. So meron pa tayo until end of March. Kaya lahat ng natutunan ninyo ngayon, i-apply na natin. It's either para makabawi or para tumaas pa ang ranking natin. Unilevel and overall, top earner. Okay, ayan, si Lance, top 3. Suwari pala, top 4. And then top 5, si Raymond Lumabag. Ayan, unofficial, okay? Mga kauno, ngayong 2020, sama-sama tayong magkaisa para sa pamilya, pangarap at buhay. Mga kauno, sunog tayong lahat para sa tagumpay. Uno Vision 2020, the best is yet to come. Yes, maraming salamat po to our dear President, Sir William Barbo. At dahil sinabi nyo na kanina na napakarami ka nagbago ng buhay sa negosyo natin, recently lang, pinahas.